Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kasabong. Totally, ngayon naman lang po tayo nakapag-upload ng dito sa munting YouTube channel po natin na Mang Saldi Sabong Bicol po. Totally, medyo napaparami po yung order sa atin ng mga double folding kids po sa kayong mga kaskasan. Yan po ang sinasabi na pa isa-isa po, pero tuloy-tuloy po yung nag-order, ang kalalabasan niyan marami din po sa huli. Kaya maraming salamat po dun sa mga nagsusubaybay po sa munting YouTube channel ko po, kahit minsan lang po tayo makapag-upload. Sana mayroon din po kayong nakukuhang kahit kunting tips or information po about sa incubator, lalo-lalo na po sa pag-operate ng incubator. At kung gusto niyo rin pong matuto gumawa ng homemade incubator, balikan nyo na lang po yung mga nauna ko pong episode na na-upload. At maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber ko po na andyan pa rin po, patuloy po sumusuporta dito sa munting YouTube channel ko po, Mang Saldi Sabong Bicol. And maraming salamat po ulit sa inyo. At kung sakali pong ngayon pa lang po kayo na punta or ngayon pa lang po kayo na padpad dito sa YouTube channel ko po, kung ngayon lang po kayo nakapanood dito sa YouTube channel ko po, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, and pa-subscribe na rin po para at least sa susunod po na mga i-upload natin na video, ma-notify po kayo, and pakipindot na rin po yung bell button para sa mga darating po na i-upload ko pong video ay maging updated na rin po kayo. And advance salamat po sa inyong lahat. And ngayon po, bali gabi na, medyo naghahabol po tayo ng order sa ano po, yung sa folding cage. Totally, ang gagawin ko na lang po ngayon yung paggawa nitong yung apakan ng manok. Totally, apatan po yung ginagawa ko sa ngayon, double folding cage po, pero apatan na manok ang pasok po dun sa double folding cage. And ngayon po, ito pong gagawin ko na lang ngayon ay yung tungtungan niya. Totally, andyan naman po yun, i-assemble ko na lang. Kinuha ko lang yung sukat. Bali, ito po, papakita ko sa inyo para mas mabilis na po yung pag-ano natin. Ito po yung kalahati ng double folding cage. Ayan po, bali, kinabit ko na para yung pinakang ano niya po. Ito lang yung kinuha ko munang sukat dito hanggang dyan sa ano niya. Totally, ang kalalabasan po niyan is ganito po. Ito muna yung kalahati niya. Yung kalahati naman po nito ay nandito na rin po. Kung sakali pong kung sakali nga po palang tawag dito, kung gusto nyo rin pong matutong gumawa nitong double folding cage po, doon sa mga nauna ko pong episode na i-upload ko na rin po yon, binigay ko na rin po yung tamang sukat nito at saka yung kung ano po yung dapat nating unahin para hindi po tayo mahirapan. Ngayon, ito po, bali, i-assemble na lang. Ngayon, ang kulang na lang po nito is yung tungtungan ng manok. Ngayon, yung request po ng buyer is yung kawayan na lang po na maliliit, kasi yung iba agre-request po sa akin yung plastic na screen po ang gusto nila. Magkaiba-iba naman po yung taste ng mga magmamanok, kaya kung ano po yung in-order nila, kung ano po yung gusto nila, yun po ang sinusunod ko. Bali, gagawa lang muna ako ng tungtungan nito, pagkatapos si assemble ko na lang tong folding cage na to. Kasi sandali na lang po ito, pag nakuha nyo po yung tamang pasunod-sunod, hindi po kayo mahihirapan. Pero kung gusto nyo rin pong matuto, gumawa nito at maging dagdag income na rin po kung wala rin po kayong ginagawa, nasa sa inyo pa rin po yun kung gusto nyo pong sundin yung mga ginagawa ko po dito sa YouTube channel ko po. Pasensya na po para nakahubad tayo ngayon, medyo mainit pa po dito, medyo kulang po yung hangin. Ayan po, bali, umpisahan ko na muna yung paggawa nitong ano,
yung tungtungan ng manok para madali na lang po yung pagbuo nito. Ayan po. Bali, andito na po yung mga kawayan na gagamitin natin. Tapos ito na rin po yung sukat. Ito yung mga bali, totally mga scrap na rin po ito dito. Hindi ko na rin po pinagtatapon kasi mayroon po tayong mga bagay na maliliit. Kahit maliliit po, napapakinabangan natin. Ito muna po yung unahin natin. Bali, yung gamit ko po dito, ito lang po yung ano, yung maliliit lang po yan na pako, yung tawagin bisagra po. Kasi kung gagamitan po natin yung liyon ng pako, sigurado mabibiyak po yung mga kawayan na to. Kaya yung maliliit lang po. Medyo iaabanti lang po natin ito dito kasi kung dito po natin ilalagay dito po tayo sa dulo wag, ano ng pako, sigurado bibiyak pa rin po yan kaya kailangan po natin i-adjust na lang po para hindi po mabiyak yung kawayan. Ito po sa manukang ko, totally ito po yung manukang ko dati. Ngayon ginawa ko na rin na parang sarash up na rin dito. Mas mainam na po dito na kahit gabi po, hindi po tayo nakaka-istorbo sa mga kapitbahay natin. Kasi minsan mayroon talagang time na kailangan po natin magamit itong martilyo. Kagaya po nito, kailangan natin ipako siya. Doon sa bahay, medyo mahirap na po, medyo nakakaya na rin po doon. Pag doon pa po tayo nagpupukpuk. Dito sa manukan, okay lang kasi medyo ano pa yung mga bahay dito, medyo madistansya pa. Hindi po tayo dito makakaistorbo. Kailangan din ipantay natin yung ano niya kasi pag hindi po siya pantay, pag nilagay natin doon sa loob, isiniksik po natin sa gilid, hindi po siya magkakasya kasi hindi po para parehas yung sukat niya. Kailangan po talaga naka-align po yung sukat niya po. Yun po, kung sakaling bago lang pala po kayo dito sa munting YouTube channel ko po, mga Saldi Sabong Bicol po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para at pakipindot na rin po yung bell button para sa susunod po maging updated na po kayo sa mga i-upload natin na video. And dito lang naman po sa YouTube channel ko po, ang mga nai-upload ko pong video dito is yung mga totally mga homemade na tinatawag po at mga yung sinasabi mga pang-alternative na mga pamamaraan po na sigurado pong hindi po kayo gagastos dito lalo na po dun sa pag-alaga ng manok, may mga gamot po tayo doon na mga pang-alternative na gamot, makakatipid na po kayo
And nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto nyo pong sundin yung mga ginagawa ko po dito sa akin. Dito po dati sa aking manukan, may mga na-upload po kasi ako doon na mga gamot sa mga sipon, pisik, sa kahalak ng mga manok, sa mga sisiw, mga multivitamins po, mga pang-alternative na vitamins po. Nandyan na rin po yun, na-upload ko na rin po. Kung gusto nyo matuto, gusto nyo rin pong sundin, nasa sa inyo na rin po yan. And salamat po kung sakaling magustuhan nyo po yung mga na-upload ko pong mga naunang video. Kasi ngayon po, medyo madalang po tayo mag-upload ng video dahil sa medyo bumukas na po yung sinasabi na tawag dito yung yung sabong na yung tawag yan yung natural na sabong po, hindi na yung sa online, kaya yun po, marami pong gumagamit nitong double folding cage po kasi kailangan din nila para sa mga manok nila para maging safe po. And may mga sabungan po talaga na nagkukulang na sila ng mga cockhaus, eh kailangan po nila yung mga double folding cage. And ayan po, dito pitupi na lang po. At assurance ko naman po sa mga umorder sa akin, matibay po yung pakagawa ko. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po, patuloy naman natin yung ginagawa natin. Ayan po mga kasabong, bali natapos na po natin yung tungtungan niya. Bali ito po yung dalawa na. Tikabilaan na po yan. Totally bukas po. Bukas na lang po natin ito i-assemble kasi medyo medyo lumalalim na rin po yung gabi. At sana mabuo na po natin ito bukas. At maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta po dito sa munting YouTube channel ko po, Mang Salbi Sabong Bicol po.